Hello again mga mami. Meron naman akong luluto ngayon. Tara, samahan niyo ako. Isang paboritong ulam ng aking mga anak. Tara, sa aking munting kusina. Photok. Simpleng recipe lang. Tatlong ingredients. May ulam na tayo. Kailangan natin ng garlic, beans, and syempre ang ating pork. Ayan, start na tayo mga mami. Hiwain lang natin ang ating beans. Pahaba lang, then maninipis. Ganito rin ba kayo maghiwa mga mami? Maninipis lang yung prefer natin, di ba? Para hindi masyadong malasaan ng mga bata yung gulay. Kasi pag masyadong makapal, parang ayaw nila ng crunchy masyado. Sa bagay, depende naman sa mga bata mga mami, may kanya-kanya tayong preparation para sa ganito. Ang kagandahan ng ulam na to ay healthy na, mura pa. And besides, madali natin ituro sa mga bata magluto ng ganito para alam na agad nila magluto ng ganitong ulam. Ayan naman ang ating bawang. Syempre, hindi dapat mawawala ang bawang dahil ito ang napapalasa. Para sa akin, di ba lang walang sibuyas basta may bawang lang? Parang hindi kasi bagay. Mag-isa ka ng gulay tapos walang bawang. Ayan naman ang ating pork. Kayo mga mami, anong gusto nyo? Ako kasi gusto ko yung kasim. May kunting taba sa laman. Ikayo ba? Pero kung mas mabilis ang pag-prepare, mas maganda kung manok yung halo. At syempre dahil tumatanda na tayo, manok na talaga ang kailangan nating ihalo. Totoo yan, pag nagkakaedad na tayo, iwas-iwas na tayo sa baboy, no? At ito na nga, maglagay na tayo ng olive oil sa ating ininit na pot. Ayan, iluto na agad natin ang ating garlic. Haluhaluin lang natin hanggang magkulay brown at mamoy na natin ang lasa ng bawang. Next, agad natin ang ating pork. Haluhaluin lang hanggang magkulay brown. Lumabas ang mga excess. A few moments later. Maglagay na tayo ng ating soy sauce. Yan, konti lang. Tapos, sunod agad natin ang ating durog na paminta. Oo na mga mami, ba't nagtataka kayo kung ganito yung style ko? Alam mo naman, may kanya-kanya tayong style ng pagluluto. Alam mo naman dito, no bashing, just sharing lang. Grabe, amoy na amoy ko na yung bango ng ulam. Since baboy yung halo natin, medyo matagal talaga ilutuin yung karne. Alam naman, matigas talaga. Kaya ang ginagawa ko, para ko siyang inaadobo na patuyo. Nahalo-halo ko lang talaga siya hanggang sa maging malambot yung karne. Dito mga mami, kung mapapansin nyo, ba't nilalagyan ko ng water? Since baboy yung halo ko, may water talaga siya. So, optional siya kung manok yung halo nyo, no need na po ng water. Dito, magkukonsume pa ako ng another minutes para palambutin yung baboy, papakuluan ng water. Pero kung manok yung halo nyo, napakabilis lang mga mami. Ayan, kunti na lang yung water. So, this time, pag kunti na lang yung water, pwede na natin ilagay ang ating gulay. Yan, hinalo-halo ko lang. Yan, ilalagay na natin ang ating beans. Ang kagandahan talaga sa Baguio beans, mabilis siyang maluto. Nasa inyo na kung i-half cook niyo lang. This time, medyo niluluto ko siya. Yun ang request ng mga anak ko. Yan, kunting halo-halo lang. Siyempre, huwag kalimutan ang ating pampalasa, ang ating magic sarap. Ayan, kunting halo-halo lang. Pero huwag kalimutan ang ating secret ingredients mga mami, ang ating pagmamahal. Ayan, naglagay rin pala ako ng oyster sauce. Pampalasa lang, konting-kunti lang mga mami, para hindi siya masyadong maalat. Ayan, luto na. So that's all for today's video mga mami. Thank you sa sinamahan niyo ako sa aking munting kusina. Please don't forget to like, comment, and share na rin para mas maraming marating ng mga mami. Bye!